Good day, everyone! I am Sir Robbie, and together, we will learn the world of the future robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit, come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, magandang tanghali sa ating lahat, sa ating mga minamahal na guro, magulang, at syempre sa mga batang nanonood at handang-handang matuto sa araw na ito. Lalong-lalo na sa mga nasa ikalawang baitang. At huwag din pong kakalimutan na suportahan ang ating itulay online tutorial sa pamamagitan ng pag-like, pag-heart, o pag-comment. I-comment nyo na rin yung inyong school para maipagmalaki nyo naman ang inyong school. At syempre, i-share na rin itong ating live ngayon para mas marami pa tayong maabot na mga bata. Lalong-lalo na yung mga guro sa GC nyo, i-share nyo na yun para mas marami tayong maabot na mga bata, mga magulang. Okay po ba? Ayan, good afternoon po sa ating lahat from SDO Bulacan. Ayan, si Fatima. Good afternoon po from Lizel Elcarte from Agos Elementary School, Camarines Sur, Division of Camarines Sur. Ayan, si Gallagher Aguila. Hello, kay Alia. Sulib Elementary, from Sulib Elementary School. At hello din po sa mga tiga SDO Nueva Ecija na mga nanonood na mga bata, mga guro, at mga magula. So, ulitin ko, huwag kakalimutan na i-share itong ating live para mas marami tayong maabot, para yung mga classmate ninyo ay maabot natin. Hello, Garvel Escobedo. Good afternoon din po. So, mukhang handang-handa na tayo ngayong araw na ito. Excited na ba tayo? Dahil si Tutor Dada ay excited na rin na makapagbigay kaalaman sa mga batang ARPAN. Ayan, so tayo ay nasa araling panlipunan para sa ikalawang baitang. So bago yan, naaaral nyo na ba'y kantang to? Sa susunod gusto ko kayo din sumabay sa ating awitin. Ayan, ginawa ni Tutor Dada yan para sa mga batang ARPAN na lung tulad niya. Ganda muna tayo. Sa araling panlipunan, tuklasing kaalaman sa ating kapalaman.
at magdadala sa iyo sa magkulay na mundo ng ARPA. Sa magkulay na mundo ng ARPA. Ayan. So, tayo ay dadali ni Tutor Dada sa makulay na mundo ng ARPAN o Araling Panlipunan. Ayan. Hindi lang kayo tuturuan ng kung kaalaman, kayo din ay sasamahan upang maging isang mabuting mamamayang Pilipino. Ayan. Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo para sa ikatlong markahan. At ito ay sama-sama sa pangangalaga ng likas na yaman. Ayan, muli ako si Tutor Dada. At ako ang magiging gurong gabay niyo para sa Araling Panlipunan sa ikalawang baitang. Ayun, thank you po sa kay Sir Virgilio Alcaide. Wow, nice song po. Nakaka-motivate sa mga bata. So ayan, ginawa ko talagang song na yan para sa mga batang mag-aaral para ma-motivate sila. Ayan. So sana ay makabisado niyo yung song na yan, ano? Ayan. So ulitin ko, i-share niyo itong live na to para marami tayong maabot. At pusuan na rin, lalo-lalo na sa mga nasa ikalawang baitang. Ayan. So pagkatapos ng araling ito, sorry, inaasahan natin na malaman mo ang kahalagahan ng pangangalaga sa likas na yaman at ang pagpapanatili ng kalinisan sa iyong komunidad. Pero bago yan, ayan, alam kong excited na yung mga bata dito kung sino yung batang arpanalo natin sa linggong ito. So yung iba, hindi ko na siguro na nabasa or hindi ko na na-open kasi natatabunan na. So lagi kayong magsesend mga bunso sa aking Facebook page, Teacher Dada. Ano, wag sa Facebook mismo ni Teacher Dada. Ni Tutor Dada. So, nakalagay doon ay Teacher Dada. Hanapin nyo, ano, para hindi matabunan sa mismong Facebook account ko. Ayan. So, ayan. So, unang-una natin yan, siya ay si Phil Ezekiel V. Ocampo, SSES, Saragossa School, Nueva Ecija. Okay, siya ay Arpanalo. Susunod naman natin ay sino kaya ito? Ang pangalan niya ay si Gabriel Alan L. Escobedo from San Juan West Central School, San Juan, Batangas. Ayan, siya ay Arpanalo. Ayan. So, ito naman. Siya ay si Luke Riley V. Sarsagat, SPICT. Ayan, Saragossa Central School from Nueva Ecija, pero hindi sila magkaklase. Ayan. Okay, sa lahat ng mga arpanalo natin ngayon, bigyan nga po natin sila ng virtual clap. Ayan, kung meron kayong mga emoji dyan na clap, i-comment nyo na. So, sa mga hindi napili, sa susunod mga anak, ano? So, baka kasi yung iba hindi ko nakikita. So, malay nyo, sa susunod kayo naman. Saka yung mga napili na, para may chance naman yung iba, hindi ko na pipiliin. Hana? Okay, so congratulations po sa lahat na napili natin bilang Batang Arpanalo. So kung gusto niyo rin na kayo ay ma-feature dito sa ating Arpan, gagawa kayo ng inyong takdang aralin. Okay, tayo ay magbabalik-aral. So ang ginawa nila ay ang mga problema sa kanilang komunidad. So, marami tayong problema sa ating komunidad na hinaharap sa ating kapaligiran. Ayan, yung pagbabago-bago ng klima, basura, ayan, water pollution, desertification, deforestation, at yung mga usok, mga air pollution. So, yan ang tinatawag nating suliraning pangkapaligiran. So, ano po ba yung suliraning pangkapaligiran? Ito yung problema ng ating paligid.
So, ano ulit yan? Ang tawag dyan ay? Ano po ba tawag dyan, Tutor Dada? Natatandaan niyo pa po ba mga grade 2 kung ano ang tawag dyan? Ang tawag po dyan ay desertification o pagtuyo na lupa. Ito naman ang tinatawag naman, ang tawag naman dito ay pollution sa hangin. Ayan, very good Gabriel ha. Ayan. Susunod naman natin, meron tayo ditong pollution sa tubig. O yung maduming tubig. Susunod naman natin ay ang problema sa basura. Maraming nag-send sa akin ng mga picture, ng mga drawing nila. Ang mga problema talaga sa ating komunidad ay ang basura. Diba? So parang lahat naman ata ng problema natin sa ating kapaligiran ay nanggagaling sa problema natin sa basura. Diba? So kung siguro kung walay basura na yun, wala tayong problema sa ating paligid, ano? Ayan, deforestation o pagkaputol ng puno. Pagkakalbo ng mga kabundukan. At yung pagbabago-bago ng ating klima. Yung biglang lamig, biglang init. At ngayon, sobrang init. Ang sarap mag-swimming. Kaso ba? Kaso, dahil kailangan natin pangalagaan ng ating kaligtasan, ay iwas-iwas muna tayo dahil ay dyan pa si COVID. So, kailangan mag-ingat tayo. So, ano muna tayo, ano? Swimming-swimming muna sa bahay. Ayan. Ngayon, yan ang mga problema sa ating paligid. May magagawa pa ba tayo upang maiwasan ito? Siyempre, dahil tulad nga ng ating lesson ay sama-sama tayo mangangalaga sa ating kapaligiran. So ayan, very good sa mga sumasagot tulad ni Digma, Nigel, si Rhymer, Faith, Malena, ayan, si Aliyah, si Marife, si Gallagher, ayan, sila, kahuhusay, mga batang aktibo sa pagsagot. Ayan, so very good ha. Pero tingnan muna natin yung larawan na ito. May pakikita akong larawan sa inyo. So makikita natin, kabundukan. Titignan natin, berde. Ang gandang tignan, di ba? Pero tignan natin ang susunod. Paano kung ang magandang larawan sa una ay maging, ang mangyari dyan ay maging ganyan sa pangalawang larawan? Ano ba mararamdaman nyo kung ganyan ang makita nyo? Ano kaya ang mararamdaman natin kapag nakita natin ang ganyang, ang dumi, wala ng mga puno? Ayan. Ganito rin ba ang mararamdaman nyo tulad nito? Ayan. Masaya siya, di ba? Okay, si Endel Cuesta. Sad po. Tulad ng mundo natin, malulungkot po. Yes, Gabriel. Nakakalungkot talaga. Yes, Justine, Mary Ann. Nakakalungkot kung ganyan ang makikita natin sa ating kapaligiran. Ayan, malulungkot daw sila. Ayan, mga isda sa katubigan. Pero paano ko na lang kaya kung may ganyan pangyayari? Namamatay ang isda. Hindi sila, wala na silang karapatang mabuhay dahil yung mga isda ay pinapatay na. So, nakakalungkot naman talaga. So, masaya diba kapag yung mga isda ganyang buhay. Pero nakakalungkot kung ganyan natin sila huhulihin, di ba? Okay, tignan naman natin. Ang ganda ng katubigan, ganda ng ilog. Pero tignan nyo ang susunod na mangyayari. Di ba? Ang pangit ng tignan. Oh, yung mundo natin, masaya kapag ganyan ang paligid natin. At syempre, malulungkot din ang ating mundo kung makikita ganyan ang ating paligid, ang ating ilog. Ito
Ito naman ang gandang pagmasda ng kagubatan. Nakapagbibigay yan ng preskong hangin. At syempre, tulad ng nabanggit natin noong nakaraan, ito din ang sumasagip sa atin mula sa baha. Pero paano kung naging ganyan? Okay. So lahat ng malungkot na mukha ng mundo, yan ay talaga namang nakakalungkot, di ba? Paano kaya kung ganyan na ang mangyari? May magagawa pa kaya tayo? Sa tingin niyo, may magagawa pa kaya tayo? Teacher, bakit ganun na yung mundo? Mga anak, magagawa pa rin tayo. Grade 2 pa lang po ako, may magagawa po ba ako, Tutor Dada? Opo, yes, Fatima. May magagawa pa po tayo. Yes, Kimberly Blanco, may magagawa pa po tayo. Kahit kayo ay grade 2 pa lamang, may magagawa kayo kahit simpleng bagay lamang yan. Pero bakit nga ba nangyari ito? Kailangan natin munang alamin kung bakit nangyari ito para tayo makapagbigay ng solusyon, di ba? Tulad ng sabi ko nung nakaraan. Ang mga likasyaman ay mahalaga sa ating komunidad. Dito nagmumula ang ating hanap buhay. Ngunit dahil sa araw-araw nating paggamit sa mga likas na yaman, ay unti-unti nating itong papabayaan at nasisira. Ang pagkasira ng likas na yaman ay dulot ng iba't ibang dahilan. So dahil sa sobra nating paggamit, gusto natin makagawa ng mga produkto na mula sa likas na yaman, gusto natin makapaghanap buhay, pero nalilimutan natin na hindi unlimited ang ating likas na yaman. Maaari din pala itong maubos kapag ito ay masyado na nating inabuso. Kaya wag nating aabusuhin ang ating kapaligiran. Ano nga ba'y dahilan ng pagkasira kasi ng likas na yaman? Pagmimina at pagtutroso ng iligal sa mga kabundukan. So tulad ng pagmimina, pagtutroso ng iligal. So tulad ng sabi ko nakaraan, pwede naman tayong magtroso, pero kinakailangan na may kapalit muna tayong mga puno para bagong puno para ito ay ating putulin na. So kung may bago tayong puno na sa tingin nyo ay mabubuhay na ito, lumalaki na, maaari na natin putulin yung isang puno na matanda na, gano'n. Pero kung wala tayong ipapalit, hindi maganda yon. So ayan, kapag illegal talaga, pag sinabi illegal ay hindi magandang gawain, masamang gawain. Magiging babaha, guguho ang lupa. Yan ang magiging resulta ng mga ginagawa natin. Babahain tayo at guguho yung lupa. Diba kung nakikinig kayo ng mga balita, may mga lugar na binabaha at may mga lugar na din na gumuguho ang lupa. Ano pa ba ang dahilan, Teacher Dada? Pagkaingin ng mga kagubatan upang gawin lupang sakahan o pagtayuan ng mga subdivision. So ayan, nililinis nila yung kagubatan, gawing sakahan. Ayan, minsan ang pagkaingin pa nila ay pagsunog para makagawa ng mga buildings tulad ng mga ayan, subdivision o pwede naman nilang gawin sakahan. Pero tulad kanina, maaaring maging resulta pa rin ito ng pagbaha. Sana po sama-samang magmalasakit ang lahat para may matira sa aming kabataan na kinabukasan. Yes, tama, Digma Nigel Mendoza. So nalingon ako ganun, ang ganda ng sinabi niya. Sana po ay sama-samang magmalasakit. So ayan, tulad ng sabi ni Digma ay sama-sama. So kung isa lang ang gagawa niyan, hindi talaga natin magagawa. Kaya nga itong lesson natin ay sama-sama. Ayan, kami po, tulong-tulong po magtanim. Ayan, sabi ni Gabriel Escobedo. Teacher Dada, palagi namin dinibiligan ang plant namin. Ayan, si Fatima. Ayan, panguhuli sa maliit na isda. Kaya nawawala ng pagkakataon ang mga ito upang muling magparami. So, yung mga maliliit na isda ay hinuhuli na nila. So, sa halip na ito ay lumaki muna para
dumami para manganak, hindi na sila nabibigyan ng pagkakataon para sila ay dumami. Ayan. At ang sama pa nito, ginagamitan sila ng dinamita. Alam nyo ba yung dinamita? Yung dinamita ay binabagsak doon sa dagat at kasabog hanggang yung mga isda ay lumitaw. Hanggang yung mga isda ay, ayan, nagpo-float na, patay na. So, kahit yung mga isda na hindi pa kailangan hulihin, nahuhuli. So, ayun, nasisira ang ating likas na yaman na, na galing sa ating yamang tubig. At yan, dahil sa paggamit na ng dinamita sa dagat, nasisira din yung mga halamang dagat doon, hindi lamang mga isda, nasisira ang kanilang tahanan. So, ayan. Ayan, nangyayari. Nagpa-float na yung mga isda. Kawawa, ano, diba? Bata pa lamang sila, nahuhuli na sila. Ayan, sabi ni Phil. Hello, Phil. Lagi daw siya nagtatanim ng halaman. Hello po. Yan, si Gabriel. Nasisira po ang mga coral reefs po. So, tama. Pagtatapon ng basura kung saan-saan, lalo na sa mga ilog at iba pang daluyan ng tubig. Ayan. Tignan nyo. Diba? Ang pangit tignan. Yan. Yung pagsiswimmingan natin, ganyan yung makikita? Anong mararamdaman nyo kung magsiswimming ka tapos ganyan ang makikita mo? Diba? Ayak! Ayoko na magswimming. Marumi na ang tubig. Kasi may mga nagtatapong mga basura, ng mga pasaway na tao nagtatapo ng basura sa ilog. Alam nyo ba, si Tutor Dada ay galit na galit sa mga nagtatapon kung saan-saan. Lalo na kapag may nakakasabay ako sa sasakyan. Tapos, yung kasabay ko sa sasakyan ay bigla niyang tinapon yung pinagpainin niya. Sama na tingin kung ganun. Kasi, hindi niya inaalagaan ating kapaligiran. Sa halip na makatulong siya, dagdag problema pa siya. Gusto niyo ba ganun din kayo? Gusto niyo ba magalit niyo si teacher na nakaganun? So, dapat, simpleng bagay lamang na pagtatapon ng basura sa tamang lalagyanan nito ay kailangan gawin natin. Yung simpleng candy lamang, pinagbalatan ng candy, kung wala kayong nakitang lalagyanan or basurahan, ibulsa nyo muna. Okay, kapag may nakita na kayo, saka nyo itapon yung pinag-candyhan nyo na yon. Ayos po ba yon? So sana magawa natin yon kasi sa tulad ng sabi ko kanina, kayo ang pag-asa natin. Diba? Okay, susunod. O bilang isang bata, ano magagawa mo? Ayan. Malaking tulong mga anak sa ang pagbabawas ng basura sa paligid ay ang pagsisegregate. Tutor Dada, ano po ba yung segregate? Pag sinabi nating segregate, ito ay ang paghihiwalay ng mga basura sa nabubulok at hindi nabubulok. Ano po ba yung mga nabubulok at hindi nabubulok? Alam niyo po ba yung nabubulok at hindi nabubulok? Sige nga, magbigay nga kayo ng mga basura or bagay na itatapon natin sa nabubulok. Ano ba ang mga bagay na nabubulok? Okay. Ano kaya yun? Balat ng saging. Ayan, nabubulok po yung balat ng saging. Ano pa? Bukod sa balat ng saging na nakita natin sa picture, ano pa kaya ang nabubulok? Yes, dahon. Sino na yun? Nawala. Ayun, si, ano yung pangalan? Zarina? Zarina Kirsten Manlilik. Tama ba ang aking bigkas? Ayan. Tulad po ng mangga. Balat ng mangga. Ayan. So, yan ay mga nabubulok. So, yung mga nabubulok na yan, kaya natin inihihiwalay. Bakit kaya natin kailangan ihiwalay yan? Sige nga. Bakit po natin kailangan ihiwalay ang mga nabubulok sa hindi nabubulok?
Bakit? Ano ba ang gagawin po nating tutor dada sa mga nabubulok na yan tulad ng pinagkainan natin ng mangga, pinagkainan natin ng orange, pinagbalatan ng orange, ng sagi, ng yung mga dahon na yan, maging ang pupo ng mga hayop. Ano ba ang gagawin natin yan? Ayan, so may mga nagsasagot pa. Ayan, balat ng gulay, gulay. Ito yung halaman at dahon. Ayan, very good. Balat po na, ayan, bayabas po. Ayan, mga prutas at gulay ay halimbawa ng mga nabubulok. Ayan, may nakita na ako sagot. Si Gabriel Escobedo. Pwede po siya maging fertilizer sa ating lupa. Pwede pataba ng lupa. Kaya natin ito inihiwalay para ito ay gamitin natin sa pangpataba ng lupa. Ayan. So, very good. Ayan. Si Galigor Anazran, Nenita, Alia, Lai, si Mark Angelo, Michelle, Fatima. Ayan. Gagawin daw nilang fertilizer o pataba. Ayan. Very good. Ay, yung mga na hindi nabubulok, ano ba yung mga halimbawa natin sa hindi nabubulok? Okay, ang mga halimbawa natin sa hindi nabubulok ay ang, ayan, mga bote, ayan, mga plastic, ayan, mga papel. So, bakit natin ihiwalay yan? Kasi, mga batang ARPAN, ito ay maaari natin i-recycle, gawin ulit na panibagong bagay sa gamit ang mga iyan. So, hindi natin basta-basta itatapon lahat ng mga makita natin. Kala natin ay hindi na magagamit, pero magagamit pa pala. So, gagamitan lang natin yan ng ating isip. Ano po ba ang pwedeng gawin nito? Itatapon ko na kayo bote na to? Ah, gawin ko na lang kayang lalagyanan ng lapis ko. Mga ganun. Tapos, didesignan ko. So, ganun ang maaari mong gawin, hindi mo siya itatapon. Bawas sa basura ng ating komunidad. Diba pa? Ayan. So, dapat gawin nyo rin yan, ha? Ayan. So, bilang bata, ang magagawa mo ay maglinis, itapon ang basura sa tamang lalagyanan nito. Ayan. Si Lance, pwede daw niyang gawing lalagyanan nawala. Ayun, lalagyanan po ng halaman. Ayun, yung mga, alam niyo yung mga bote ng mga tubig na malalaki? Di ba pwedeng paglagyan ng mga halaman yun, di ba? Pwede pong gawing paso. Ayan, sabi ni Gallagher. Ayan, ang gagaling naman pala. Yeah, mayroon talagang na iisip ang mga batang ARPA na to. Ayan, gawing paso. Ayan, yung mga planti, mga mahilig sa mga halaman dyan. Ayan, so ngayon, handa na ba kayo sa ating pagsasanay? Ihanda na ang mga kamay sa pag-comment ng inyong mga sagot. Isulat ang salitang tama kung ang sumusunod na pahayag ay tama. At mali naman kung ito ay mali. So ang sasagot nyo lamang ay tama o mali. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, pusuan ninyo ang ating live. At yung mga hindi pa nag-share dyan, i-share nyo na itong ating live para makahabol pa ang iba. Okay. Isa na tayo. Unang gawain. Pagtatapon ng basura sa ilog. Tama o mali? Pagtatapon ng basura sa ilog. Sige nga, paunahan ng sagot. Paunahan yung sumagot. Tama o mali? Number one. Lagay nyo ng number one, ha? Okay, Jeneline. Ang sagot niya ay mali. Ayan, number one, mali po. Okay, number two. Paunahan ulit. Pagtatanim ng mga bagong puno sa kagubatan. Ito ba ay tama o mali? Pagtatanim ng mga bagong puno sa kagubatan. Ito ba ay tama o mali? Okay, sige, go! Okay, Melanie, tama po. Okay, very good. Susunod natin. Number two, si Lance. Ayan. Tama.
Number 3, paggamit ng dinamita sa pangingisda. Tama ba ang paggamit ng dinamita sa pangingisda? Tama o mali? Sige, go! Okay? Lagyan nyo ng number para makita ko. Ayun, number 3, Pamela. Ang sagot niya ay mali. So, ayan. Susunod naman natin ay sa number 4. Paglilinis ng kapaligiran sa komunidad. Ito ba ay tama o mali? Number 4, lagyan ng number. Paglilinis ng kapaligiran sa komunidad. Ayun, si Charles Jacob. Tama po. Lagyan nyo ng number sa number 4. Si Christine. Ayan. Ang tamang sagot ay tama. At number 5, paggawa ng pataba mula sa mga nabubulok na basura. Ano ang sagot dito? Tama o mali, paggawa ng pataba mula sa mga nabubulok na basura. Okay, very good. Ayan, si Digma. Si Digma. Sana. Okay. Ano'y pangalan na yan? Okay, si Pamela. Ayan, si Jeline. Ang sagot nila ay tama. Tama kaya ang sagot nila? Okay, tama. Lahat ba ng inyong sagot ay tama? Kung opo, kayo ay mahusay. Pero meron pa tayong susunod na gawain. Mag-comment lang kayo ng smile at sad. Smile kung tama, sad naman kung mali. Okay. Ayan. So, ayan yung mga larawan natin na yan. Sa unang larawan natin, ito ba ay happy or sad? Happy or sad? Siya ay naglilinis ng kanilang kapaligiran. Ito ba ay happy o sad? Ayun, si Mavis. Ang sagot niya ay si Janine. Okay, happy. Number 2, tinapon niya ang kanyang pinagbalatan ng candy. Ito ba ay happy or sad? Lagay niyo ng number. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Okay. So, nagtapon kasi siya. Ay, number 3, tree planting, nagtatanim siya. Happy o sad? Happy kasi siya ay nagtatanim. Kayo din ba ay nagtatanim? Okay, number 4. Sila ay nagwawalis. Sila ay naglilinis. Pati din sa ilog ay naglilinis sila. Ito ba ay happy or sad? Number 4. So, the answer is happy. Okay, susunod naman natin. Sa number 5, kasi baka hindi nyo nakikita ang mabuti, ang ginagawa ng batang babae at ng lalaki ay kinatapakan nila ang mga halaman. Tama ba yun? Or happy or sad? Happy or sad? Kinatapakan nila ang halaman. So, ang number 5 ay ayan, may nakita na ako mga sagot. Mahuhusay. Ito ay sad kasi sinatapakan nila yung halaman. So, kapag tinapakan yung halaman, maaari itong mamatay. Hindi na ito mabubuhay. Wala na. Pangit na yung ating paligid kapag walang halaman. Okay. Tama ba lahat ng sagot nyo? Ayan. Very good yung mga active na sumasagot. So, sa gawain, piliin natin sa hanay B ang magiging epekto ng mga larawan sa hanay A. Ayan. Diyan tayo dito. Okay. Sa number 1, pag tayo ay nagtotroso, pag pinutol natin ang mga puno, ano ang mangyayari? Mamili kayo sa hanay B. So, dito, okay, mamili kayo sa hanay B. Ano dyan? So, syempre, kapag pinutol natin ang puno, ang mangyayari dyan ay mawawalan tayo ng puno. Mapuputol. Ganyan. Okay. May nakita na akong sagot. Okay, very good. Fatima. Ayan. Sige. Susunod natin. Kapag nagtanim kayo ng mga halaman, ano ang mangyayari? Ito ba ay nasa una, pangalawa, o pangatlong larawan sa hanay B?
Okay? Kapag nagtanim tayo ng halaman, ito ay, tingnan natin, ayun, tinuro niya magkakaroon ng madaming puno. Ayan, magkakaroon ng madaming puno kung saan yung mga hayop ay maaring manirahan. Okay, sa number 3 naman natin ay, siyempre, kapag nilinis natin ang ating mga ilog, yung mga katubigan dyan sa ating komunidad, ay maaari tayong mag-swimming. Makakapag-swimming tayo ng ligtas, hindi na iniisip kung ito ba'y marumi o mabaho. So, kailangan tayo ay naglilinis. Okay, sa susunod naman natin gawain, piliin natin sa nasa loob ng kahon kung ano ang tamang sagot. Ang blank sa at pagpipilian pala, sorry. Ang pagpipilian natin ay masagana, likas na yaman, hanap buhay. Masagana, likas na yaman, hanap buhay. Una, ang patlang sa ating paligid ay nakatutulong sa ating pamumuhay. Sa mga ito, tayo ay nakalilikha ng iba't ibang patlang at produkto na siyang nakatutulong upang tayo ay makapamuhay ng maayos at blank. Kaya naman, dapat natin ito pangalagaan. So, nahulaan niyo na ba kung ano ang unang sagot sa unang patlang? Okay, ala, very good. Nakasagot na silang dami na sumasagot ha. Ang tamang sagot ay likas na yaman. Aliyah, Fatima, Ivy, si Jessica, si Joy, si Rochelle, Kimberly. Tamang sagot, Alessandra, Endel. Ayan. Ay, ang susunod naman natin ay, okay, ang likas na yaman sa ating paligid ay nakatutulong sa ating pamumuhay. Sa mga ito, tayo ay nakalilikha ng iba't ibang hanap buhay. Ayan, tama ba ang sagot niyo? Hanap buhay din ba ang inyong sagot? Ayan, likas na yaman po. Ayan. Ayan. Ayun, number 2. Nakita ko na. Hanap buhay. Si Marife, si Mark, Marie, si Phil. Ayan. Ayan. So, tama ang inyong mga sagot. At produkto na siya nakatutulong upang tayo ay makapamuhay ng maayos at masagana. Kaya naman, dapat natin itong pangalagaan. Okay, lahat ba ng inyong mga sagot ay tama sa ating unang gawain, ikalawang gawain, ikatlong gawain? Tama ba lahat ng inyong sagot? Dahil kung tama lahat ng inyong sagot, kayo ay are panalo! Okay, so lahat ng mga nakatama ng sagot, kayo ay are panalo. Okay. Yehey! So, palakpakan nyo yung inyong mga sarili. Sige nga, mag-comment kayo ng virtual clap. Ayan. So, mag-comment lang kayo sa inyong emoji clap. Ayan. So, very good. So, lahat ng mga nakatama ng sagot, mahusay. Okay. So, let's proceed. Okay. Bilang mag-aaral, ano ang magagawa mo? So, ayan, nakiisa at makipagtulungan sa komunidad sa pamamagitan ng simpleng pagtatapon ng basura sa tamang tapunan nito at panatilihing malinis ang inyong paligid. Ayan, naglilinis ng kapaligiran. So, ginagawa niyo ba yan? Talaga? So, dahil kung ginagawa niyo yan ay may pagagawa ako sa inyo. Ipakita mo na ikaw ay isang batang handang mangalaga sa likas na yaman. Isama mo din ang iyong pamilya habang kayo ay naglilinis ng paligid o mamulot ng kalat. So, wala pala ako nakita ng picture. Okay, so, magpipicture kayo kasama si mama nyo, si tatay nyo, si nanay nyo, mami nyo, habang kayo ay naglilinis o kaya nagpupulot kayo ng basura. Pero hindi nyo na kailangan lumabas kung saan kasi bawal na tayong lumabas. So, ang gagawin nyo sa bahay. So, sa loob na lang ng bahay. So, sa loob na lang na lamang ng inyong bakuran. Okay? So, at ipadala nyo ito sa
Facebook page ni Teacher Dada, huwag yun ang i-send sa aking Facebook account dahil baka natatabunan, kaya hindi ko nababasa. Okay, kay Teacher Dada niyo iado ha. So, mamimili ako ng pinaka, the best na picture. So, kailangan, ano ha, pero hindi lang basta sa picture, kundi gagawin yung totoo na naglilinis kayo ng inyong kapaligiran, ng inyong tahanan. Dahil ang simpleng paglilinis na ito ay nakatutulong upang mailigtas natin ang ating kapaligiran mula sa pagkasira nito. Dahil ayaw nating masira ito. Okay po ba? So, kung okay po yun, mag-comment nga kayo ng like kung okay po. So, muli, ako ang inyong Tutor Danny Lynn o si Tutor Dada. Lagi niyong aabangan tuwing Thursday 1:40 p.m. to 2:20 p.m. Sorry, dito lang sa DepEd EdTech Unit, DepEd Philippines, DepEd tayo, at meron din tayong sa YouTube channel. So, i-like niyo rin ang mag-subscribe din kayo sa ating YouTube channel at follow niyo ang ating mga Facebook page na nasa ibaba. So, ayan. So, kung may comments and suggestions, email us at edtech@debit.gov.ph. So, sa susunod, kung may mga grade 3 kayong kapatid o kapitbahay, susunod na natin ang AP3 with Tutor Mian. So, yun lamang po. So, paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!